Welcome back mga kwentuhan! Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. So, isa po sa struggle no, ng mga safety officer after kung makuha yung BOSH or COSH na training para ma-improve pa yung nalalaman ko sa safety, ano pa bang training yung kailangan kong kunin? And I'm sure napapansin po ninyo, no, napakaraming training courses na in-offer po ng iba't ibang training centers and even ng DOLE, Occupational Safety and Health Center. Ngayon, ano bang kukunin ko sa mga yan? Okay, ano bang magandang kunin ka ganyan? Ano ba yung pagkakaiba nung isa dun sa isa pang training? Okay? So again, ako po ulit si Reg Basco. Pagkwentuhan po natin. Okay? Ano-ano ba yung mga advanced training courses na pwede nyong kunin? And ano ba ang mga pinagkaiba nito dun sa iba pang mga training? So tara po, magkwentuhan po ulit tayo. LCM or Loss Control Management Course. Karamihan po ng safety officer no, nakakatapos lang po ng BOSH or COSH training, napapansin po natin, yun kagad yung unang naisip ko ay na training, LCM. Kahit ako po, no, nung dati na ang training ko pa lang is yung COSH, siya din kagad yung una ko naisip ko din. Ngayon ang tanong, alam po ba natin kung ano po ang pwede ninyong matutunan pag kinuha nyo po yung LCM? So yung LCM po or yung Loss Control Management Course is usually 40 hours po yan, na kailangan po rin yung atinan, no? And pwede nyo po atinan ngayon ng online or even face-to-face. Okay, so ano bang dinidiscuss dyan? Kung doon po sa ating BOSH and COSH, tinuruan tayo, di ba? How to prevent injuries, illness, fatalities. Okay, dito sa LCM, medyo palalawakin yan. Okay, so dito sa LCM, yung accident na yan, na masyadong focus natin ng BOSH and COSH, isa pa lang pala yan sa mga losses na dapat nating iwasan, na dapat nating ma-manage pagdating po sa workplace natin. And as a safety officer, ang laki ng matutulong pala natin dyan, no? Pagdating sa, kumbaga, business side ng ating mga companies. Of course, dito po sa LCM, binigyang halaga na po yung property damage. No? Sa BOSH COSH, di masyadong kina-highlight yan. Sa LCM, sinasabi, aside from preventing accidents, pangalagaan din naman daw natin yung properties. Kasi may mga cost po yan na pwede talaga ikalugi ng kumpanya or pwedeng magsara yung kumpanya dahil sa malaking losses. Dito sa LCM, dinisess din po for example yung fleet safety management. Ano yun? Di ba sa BOSH COSH, masyado tayong nakapokus sa workplace? Dun sa lugar mismo ng trabaho? Sa LCM, in a way, na-discuss po dyan yung fleet. Ano ba yan? Yan yung mga sasakyan natin. Company vehicles or even heavy equipments na lumalabas sa workplace. Diba? Minsan may mga company vehicles tayo nalalabas, mabiyake. Some companies, they have hundreds of vehicles sa kanilang workplace. Some, 20, 30 vehicles na lumalabas no, sa kanilang company. E pag lumabas yung mga yun, at yun ay na-aksidente, diba? Losses pa rin yan eh. Dala-dala po ng mga sasakyan na yun, yung pangalan ng kumpanya. Any accident na mangyari po sa labas ng workplace, in a way, may responsibility yung company. So sa LCM, pinag-usapan yan. Sa BOSH COSH, di masyado eh. Okay? Ano pa? Sa LCM, dinisess din po yung security control measures. Diba? Now, we also need to protect yung asset ng kumpanya. It could be a physical property, like a machine, an equipment, or it could be yung mga softwares, data, documents. Okay? Losses pa rin kasi yan ng company. Okay? So again, for loss control management, kumbaga dito, again, pinalawak no yung scope ni safety na aside from ensuring na safe lahat, yun naman yung pinaka-priority pa rin, buhay pa rin ng tao eh. Ang sinabi lang sa LCM, why not i-consider din natin yung other possible losses na mapigilan din po ito. Next, yung SPA, Safety Program Audit. Tama ba? Isa rin po yan sa mga trainings na madalas kunin. And again, this is another 40-hour course. And pwede rin online, pwede rin face-to-face. Okay? Dito po sa course natin, no, na Safety Program Audit, dito naman po, no, bibigyan tayo ng idea paano ba mag-audit ng isang programa. And specifically, anong programa yon? Siyempre, the Health and Safety Program. Okay? I-audit natin yung program. Example, alam nyo naman, no, ang laman ng safety program, usually, nandiyan yung procedures and guidelines natin pagdating sa health and safety. Inspection procedures, emergency preparedness,
di ba? Documentation procedures, fire safety procedures, electrical safety procedures. Yun laman ng safety program natin eh. Ngayon, dito po sa safety program audit, tuturuan tayo mag-audit nung safety program na yon. I-check natin if tama yung mga nakalagay sa safety program, kumpleto ba? And kung yung nasa safety program ba, nangyayari sa workplace. Yun po, no? Tuturuan naman tayo dito, safety officers, maging, in a way, auditors. No? Bibigyan tayo ng idea paano mag-audit ng programa. Okay? Sample, no? Let's say, PPE program. No? So, check natin. Number one, may procedure ba tayo for PPE program? Number two, anong nakalagay doon? Nakalagay doon, hard hats, safety shoes to be provided to all employees, nakalagay. Sa audit, titingnan natin. Na-provide nga ba sa lahat ng employees, sa lahat ng workers, yung hard hats, safety shoes na nakalagay sa program natin. And of course, sa audit, we can also ask for documents. For example, patingin nga ako nung issuance form, kung na-issue talaga sa kanilang lahat yan. Patingin nga ako nung document na yung PPE in-issue ninyo is standard PPE, hindi substandard. So, ganun po, we are auditing the PPE program. So, dito po sa safety program audit, which is also sabi ko nga 40 hours, tuturuan tayo how to audit yung ating company safety program, if ito ba ay tama na or if it needs improvement. So, in a way, isa rin po itong magandang approach, no, to level up po yung ating safety career. So po, another training na madalas atenan, kasama natin sa health and safety, yung pong HIRAC. HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment, and Control Measures. Or simply, risk assessment. Okay? Usually, naturo naman din ito sa Bosch. Sa iba nga po, natuturo din ito sa Kosh. Pero dito po, talaga magpo-focus tayo dun mismo sa paggawa mismo ng HIRAC. Okay? So, yung mga yan po, no, talagang i-refresh tayo. Talagang mamamaster natin. Dapat, okay, yung paggawa ng risk assessment. Kasi yung HIRAC na yan, requirement po yan. Attachment po yan, number one, sa safety program. Number two po is required po siya para malaman nyo kung ano bang establishment ninyo. Kayo ba low-risk establishment, medium-risk, and high-risk establishment. Okay? So again, another course na makakatulong po sa safety career natin, paggawa po ng HIRAC. So ito po usually is 8-hour training with workshop, group activity, na talagang gagawa po kayo ng risk assessment. And again, huwag kayo mag-alala, so gagawin ko rin po ng video, no, paano ba mag-HIRAC. Pero syempre sa video natin is more on additional inputs lang, no, doon po sa natutunan nyo na HIRAC po na training. Another po, no, we also have the training of trainers. Isa pa yun sa gustong kunin ng mga safety officers. Marami nagtatanong dyan eh, sir, required ba akong umattend ng training of trainers bago ako mag-conduct ng 8-hour orientation sa company? Well, if ang tanong nyo po is required ba, not necessarily. No, hindi naman po required na umattend ka pa ng training of trainers para lang payagan kang mag-conduct ng 8-hour orientation. Being a safety officer is enough para po payagan na kayo, para po qualified na kayo mag-conduct ng 8-hour safety orientation po ninyo. Okay? So, pero, no, as a safety officer, isa kasi sa trabaho natin is mag-discuss ng mag-discuss sa workplace natin. Di ba, mag-discuss tayo sa company, harap tayo sa iba't ibang levels ng employees, may worker, may supervisor, may management. Okay, so as a safety officer, dapat ma-improve din natin yung training skills po natin. Okay, so dito po sa training of trainers, which is usually 24 hours, so tatlong araw po yan, tatlong 8 hours na training, bibigyan tayo ng idea how to come up with a training plan. Okay, yung mga documents needed, ano ba yung mga dapat paghandaan, okay, bago kayo mag-conduct ng training. And of course, nandiyan din po yung building confidence as an OSH trainer. Bibigyan po tayo, no, ng guides and tips, no, paano ba maging OSH trainer sa company. Kung sa tingin niyo po, medyo mahihiyain po kayo and hindi niyo po alam paano ba talaga mag-conduct ng training, I think malaking tulong po itong course na ito, training of trainers. Another training na in-offer po ng mga training centers is yung accident investigation training. Okay, so itong training na to is pwede rin po i-conduct, no, usually 8 hours din po. Okay, so ano naman ang dinidiscuss dito, no? Pagbago kang safety officer, isa po sa medyo magugulat ka dyan, eh, no? Yung hindi mo talaga alam yung gagawin is pag nagkaroon ng aksidente. Okay? So, pag nagka-aksidente, ano ang mga una mong gagawin? Okay? Ano yung tamang procedure na susundan mo? Okay? So, paano ka magbubuo ng accident investigating team? And usually, tinuturo din po dyan, no? Paano ba mag-conduct or hanapin yung pinaka-root cause
ng isang aksidente para talagang ma-prevent yung recurrence ng accident na yun. Okay? So, dyan din po, okay, tuturo sa atin yung mga documents na dapat isubmit sa DOLE and even dun po sa internal natin sa company. Ano ba yung mga documents na dapat asikasuhin natin pag may accident? And another thing, tinuturo din po dyan, kasi one of the DOLE report is yung AEDR or the Annual Exposure Data Report. Tinuturo din po kasi dyan, no, how to compute for the frequency rate and severity rate. Okay, so masasabi kong isang magandang training din po na kunin is yung accident investigation training. Another po, no, is yung emergency preparedness. Okay, so ito rin po, usually 8-hour training din po ito. Okay, pero depende, no? Pero kadalasan, 8 hours, natuturo na po dito yung basic concept and basic procedures po ng emergency preparedness. Okay, so dito po, malalaman natin, no, how to prepare dun sa mga common emergencies na pwedeng mangyari sa workplace natin anytime. Okay, so nandyan po yung fire, earthquake, typhoon, flood, bomb threat, chemical spill, and so on. Okay? So, sa 8 hours na yan, yung basic ideas paano gumawa ng emergency preparedness plan. So, that is another document na requirement po. And, bibigyan nita ng idea rito, no? Paano gawin yung plan na yan and paano bubuo ng tinatawag na emergency response team. Okay? So, ano-ano ba yung mga members? Okay? And ano ba yung mga training requirements and even yung mga materials and resources na dapat meron tayo in case of emergency. Kasi alam nyo naman po, ang emergency preparedness, isang malaking item po yan pagdating sa health and safety, and usually po, it requires budget. Okay? So kung wala po tayong alam dito, mahirapan tayong makonvince yung management na we have to allot budget din po dito sa programa na to. So emergency preparedness, isa rin po magandang training na kunin pag kayo po ay bagong safety officer. And another po, ito naman depende po sa workplace ninyo. Kung kayo man siguro ay nasa isang planta, manufacturing, oil and gas, or siguro construction din, okay? Well, kahit naman sino pwedeng umattend dito, no? Yun naman po yung tinatawag na chemical safety. Okay? So sa training na to, na depende po eh, yung iba 8 hours, iba 16 hours, no? So dito po matuturo, no? Ano ba yung mga chemicals na dapat ma-recognize natin sa workplace? And usually, no, siguro karamihan sa atin, hindi masyadong familiar dito. So, isang magandang training po ulit ito na kunin, no, para makilala at maging familiar tayo sa mga iba't ibang klase ng chemicals na maaring, again, na-encounter na natin araw-araw sa workplace, pero hindi pa natin alam, no, kung paano siya i-handle. And isang mahalaga dito po is yung ano yung mga epekto nito sa tao, no? Paano ito makakasama sa mga employees, sa mga workers na kasama natin sa workplace natin. And of course, paano ma-handle yung chemical na yan. Okay? And what to do kapag nagkaroon ng chemical spill or nagkaroon ng contamination sa workplace. So, pwede kong sabihin, magandang training din po kunin itong chemical safety training. And another training po na siguro magandang kunin din talaga is yung fire safety training. Okay? So, same thing po. Usually, 8 hours din po itong training. Dito naman po, no, madidisa sa atin yung basic concepts of fire. Okay, ang fire kasi alam naman natin nakakatulong yan eh. Pero pag hindi na control and na-handle lang maayos, matindi rin po kaaway ang fire. Okay, so sa ating mga workplaces, how do we handle fire? And in the first place, how do we prevent fire? Ano ba nagko-cause ng fire? Okay, ano ba yung mga pwedeng protection na mapaghandaan natin dyan, no? Para may proteksyonan yung ating workplace pagdating sa fire. Eh alam nyo naman, di ba, according to statistics, 71%, no? Pag nagkaroon ng sunog yung establishment ninyo, chances are magsara po yan. So, isang napakalaking item din po yung fire na yan. Okay? So, safety officers, proteksyonan natin yung workplace natin, hindi lang yung mga tao, pati mga properties and even yung continuity ng business. Let's prevent fire. Magandang training din po itong fire safety training na to. And isa pa po na hindi masyadong napapansin, no? Pero para sa akin, isa to sa paborito kong nakuha kong training before, yung behavioral-based safety training. Yung iba, medyo bored sa topic na yan. Kasi isipin nyo, ang pag-uusapan dyan is yung ugali ng tao. No? Yung pag-uugali ng mga employees. Pero kung iisipin po ninyo, baliwala eh. Lahat ng procedures natin, kahit pa nga alam nila lahat yung procedures, kabisado nila, if wala namang willing sumunod. Diba? So, napakahalagang training. Dito po, bibigyan naman tayo ng idea, no?
Ano ba yung mga strategies na pwede nating gamitin in a way para ma-influence yung behavior ng mga workers wherein mas pipiliin nilang gawin yung safe behavior kaysa dun sa isang unsafe na gawain? Bakit nila mas pipiliin yon? So, another topic na para sa akin magandang kunin, behavioral-based safety. Magugulat po kayo after the training. Ano ba yung matutulong yan sa workplace po ninyo? So, that's it. Okay? So, again, sana po, no, dun sa mga pinag-usapan natin is, alam nyo na, no, kung ano bang training course ang kukunin nyo po ulit after nyo makuha yung ating BOSH or COSH training na yan. Okay? Pero again, huwag nyo pong kakalimutan yung pong mga certificates. Napakalaking bagay po nyan bilang isang safety officer. Pero ang mahalaga po talaga is yung learning. So, ano po yung natutunan natin sa bawat certificate na yun? Pero kasi para po sa akin, yung certificate na nakuha mo na hindi mo naman talaga inintindi yung lecture or hindi mo talaga pinag-aralan, eh parang papel lang po yan. Okay? So, mas maganda po na mas nakaka-proud, di ba? Na meron tayong training certificate, tapos naintindihan talaga natin kahit papano. No? Pinag-aralan talaga natin, binigyan natin ng effort yung pag-attend and pag-intindi dun sa training na yun. So, good luck po sa inyong mga safety career. Okay? Salamat po ulit. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan.